Boy. Ayan. Sino gusto sa mag-travel? Sa kaya lahat tayo, di ba? Hindi lang yung travel na, alam mo yung sa Facebook, para ang saya-saya, pero sa totoong buhay, tipid na tipid, siksikan kayo sa isang room, di ba? Yung travel na talagang, kung ano yung sikat doon, i-enjoy natin. Di ba? Ma-experience natin kasama yung buong pamilya natin. Tama? So yun yung mga common sa mga dreams natin. Pero guys, alam nyo ba, yung bahay at lupa, bahay at lupa, hindi naman siya pangarap talaga eh. Kumbaga, necessity. Basic siya, di ba? Sino ba dito hindi ayaw lang magkabahay at lupa? Di ba? So basic siya. Tsaka yung narinig ko, pangarap din daw yung mapagtapos yung mga anak niya. Pero sa totoo lang, di ba, responsibilidad naman yun ang magulang. Pero nagiging pangarap siya. Tapos ngayon, sa business natin, kailangan din natin ng car. Sinong excited mag-commute? Mamaya sasabihin niya, yes, mag-jeep na naman ako. This is life, di ba? So hindi natin gusto yun, di ba? But basic siya dun sa negosyo natin. Ayan. So, pag may mga pangarap, sige, sabihin natin pangarap natin yung mga yan. Pepresyohan natin sila. Dapat daw ang goal or ang dream ay specific. Tama? Parang ikaw, for example, yung cellphone mo, bago mo binili yan, in-identify mo muna kung anong brand ang gusto mo or bibili mo. Inalam mo din kung magkano. Tama? Para alam mo, every cut off, magkano ang iipunin mo. So, ganun din tayo sa mga dreams natin. Dapat specific alam mo kung saan yung bahay at lupa mo. Diba? Kung anong sasakyan yung bibilit mo. O, ganun din tayo. Okay, so pa-pressure natin sila. House and lot, syempre. Sino ba ditong house lang? Walang lot. Hindi nakalimutan ko. So, dapat house and lot yan. Tanungin ko, si magkano house and lot ang gusto mo? Sige po, magsabi lang po kami. 20 million. Ha? 1.5 million. Sige, sigaw nyo lang. 5 million. 3.5 million. Okay. Sige, sabihin na natin, average. Ayan, 3 million. Pwede na yan sa probinsya. Pwede na yan sa amin. Pero sa Maynila, baka terrace pa lang yan. Ayan, so 3 million. Ngayon, car. Siyempre gusto natin ng car. Or gusto mo cars. Madami. Pero isang car muna. Magkano car yung gusto mo? Sige mo na lang. Ha? 1.2. 3 million. 2 million. Wow, 20 million. Ayan. Pero sabihin na natin, your first car sa'yo sana is your worst car. So, 1 million. Ayan. Pwede na? Ayan. 1 million. And travel for your family or sa'yo, kung magkano man yan, local or international, sabihin na natin 1 million. Okay? And ang dami, syempre, may bayad lupa ka nga, may car ka nga, nakapag-travel, wala ka namang savings. Di ba? Mas maganda kung meron tayong savings. Pangarap na rin bang magka-savings? Na anytime na kailanganin mo siya, may mapagkukunat ka. So magkano savings gusto niyo? 5 million? 20 million? 100 million. Ayan. Diba? For example, meron ka sa bank account mo, pwede na 1 million? Pag chinek mo, may 6 digits ka doon. Okay. So, itutay natin 6 million ang simpleng pangarap pa lang. Tama? Agree ba kayo? Simpleng pangarap pa lang yan? Sasakyan lang yan ni Apps na. Diba? Or barya-barya lang yan nila Henry C. Lucia. Okay, so 6 million, wala ko dyan yung charity mo, educational plan mo, and all. So 6 million. Ngayon, hindi ko na kayo tatanungin isa-isa kung magkano po yung sinusweldo natin or sa resources na meron tayo. Pero sa tingin nyo, sa ginagawa nyo ngayon, kaya bang makuha 6 million? Ha? No? Sino dito yung tayong makuha yung pangarap sa ginagawa nyo ngayon aside from yung sana? Wala. Kaya tayo nandito, di ba? Para makuha natin siya. O, so for example, 6 million yan, di ba? Ako kasi po before, mataas yung pangarap ko. Di ba pag bata, ang dami-dami yung pangarap na parang imposible yung makuha. Like, gusto kong lumipad. Sino dito yung nangarap lumipad? O kaya maging, ano ba? Astronaut, di ba? Mga imposible or malalaki yung mga pangarap natin. Bakit? Kasi, hindi pa natin alam yung reality. Tama? So,
sobrang hopeful, sobrang laki ng mga pangarap natin. Pero sabi ko, pag nagka-work na ako, tapos magkakasweldo na ako, mabibili ko na lahat ng gusto ko. Okay, so ganun yung nasa mindset ko. Kaya sabi niya, mag-aral ng mabuti and all para makakuha ng good grades, tapos makapag-trabaho ko sa magandang kumpanya, tapos malaki sweldo ko, makukuha ko na yung pangarap ko. So yun yung mindset. Pero ayun nga, nagpunta ako sa Maynila, banker ako. First job ko actually, Citibank. And then, pangalawa yan, yung AIG. Tapos na-absorb kami ng East West Bank. So part ako ng credit card collection. Sino dito may credit card? Ayan, pag di ka pabayad, sir, tatawagan kita. Yun yung trabaho ko for more than 3 years. Sabi ko, grabe, may work palang ganito yung may kota kami, tapos pinapagalitan mo kasi tinatawagan kita. So ganun yung ano, working environment. Pero since everyday ko naman din ginagawa at saka inaral ko naman, hindi gumaling-galing din naman ako. Pero at the end of the day, ayun nga, savings wala. Diba sabi ko, mayayaman ako sa Maynila, ang dami na opportunities na meron dito. Diba? Pero yun nga, hindi pa rin. Parang pang-survive ko lang. Okay? So, ang hirap palang mag-save. Agree? Yes. Ang hirap mag-save. Kung tumaas man yung income mo, sumasabay naman yung expenses mo. Like for example, dati, pa 3-in-1 ka lang na coffee. Tapos, na-promote ka lang, Starbucks ka na, di ba? Kaya dati, nag-jijip ka lang, okay na sa'yo, pero na-promote, FX, yeah, taxi na, di ba? So, sumasabay din yung expenses, kaya wala din naiipon. Okay, sabi ko, ang hirap namang mag-ipon. Lalo na ngayon, magkano ba yung minimum wage? 10,000? 8,000? 10,000, di ba? Pwede na yung 10,000 sa mga nagsisimula? Hindi. Maliit, no? So, pero yung totoo, 10,000 lang naman yung karaniwang sweldo sa labas, di ba? So, for example, nakakaipon ka ng 10,000 sa isang buwan. So, compute tayo, ha? Na mahilig mag-compute yan. So, ang hirap-hirap mag-save para, ang hirap-hirap mag-save, pero wala ka nang magawa, di ba? So, for example, nakaka-save ka nga ng 10,000 sa isang buwan. So, compute tayo, sa isang taon, meron ka 120,000. Yes. May 120,000 ako, di ba? Tapos, after 10 years, kakaipon mo ng 10,000 every month, meron ka ng 1.2 million. Wow, so yeah, di ba? Tapos, after 20 years, 2.4. After 40 years, 4.8. After 50 years, yay! 6 million! Nakuha na natin yung sa computation kanina. Di ba? Yung simpleng pangarap, 6 million. Pero, after 50 years pa. So, kung 25 ka ngayon, sino yung mga 25 years old ngayon? Oh, 25. Yes. After 50 years, 75. Kaya sabi dyan, you would be 75 years old before you can buy your dreams. Ang tanong, nabili na ba talaga niya yung pangarap niya? Bakit? Tama, di ba? Is the price going to be the same after 50 years? Di ba hindi na? Di ba? Yung presyo ngayon, di ba na siya after 50 years. So, hindi na yan yung presyo, yung pangarap niya kanina. Diba? Ito pa, are you gonna be happy then? Iba ang energy mo ngayon after 50 years. Tama. Diba? Iba na yung energy ng 25 ngayon sa 75 na siya. Hindi mo masyadong ma-enjoy yung mga kung ano, rides ba yan or mga pupuntahan. Hindi mo na ma-enjoy yung mga pagkain kasi hindi na pwede, di ba? Bawal na. And yun nga, are you able to save 10,000 every month? Yun. Pwede, pero hindi ka nakakain. Mag-yoga ka na lang. Di ba? Hindi ka na rin pag nag-commute, hindi ka na rin mag-commute. Anong gagawin mo? Mag-rollerblades ka na lang. Di ba? Or maglalakad ka na lang. Di, yung suot mo ngayon, yan pa rin yan. Kasi hindi ka nakabili ng bago mo ng damit. Yan. Yun yung kung nasisave mo talaga as in every month, 10,000, hindi mo siya nagagasta. Eh, madalas po sa atin, natsa-chani-chani natin yan. Tama? Yung 10,000 mo, mamaya, ay, withdraw 1,000, withdraw 2,000, tapos kinabukasan, asan yung pera ko? Di ba? Nawawala-wala siya. So, kaya pala, di ba, nung nagtrabaho na ako, lumit na yung pangarap ko. Or, naging blurred na.
Nakaka-relate. Parang ang hirap nang makuha yung pangarap kasi ito yung pangarap ko, ito lang yung resources ko. Ang ginagawa ko, pinagkakasya ko na lang yung meron ako, or yung, tama, pinagkakasya ko na lang yung pangarap ko, lumiliit siya kung anong meron ako. Kaya okay na ako sa mag-a-apartment muna, mag-re-rent muna, or kahit second-hand na kotse muna. Tama, or okay na ako sa magandang cellphone, di ba masaya na tayo doon? So lumiliit siya. Kaya pala, pag sa mga, sa work, nagtatawanan na lang kapag dreams na ang pinag-uusapan. Nasabihin ng mga, uy, gutom lang yan. Diba? Kaya, uy, matulog ka, ala kang tulog, ambisyosa. Diba? Hindi na pinag-uusapan yung mga pangarap. Why do people stop dreaming? Ayan. Because our income is less than our dreams. Okay. Kaya nung nag-isana ako, talagang nabuhay yung pangarap ko. Diba? Kaya din ba? Yes. Yes. Pero may solution niya. May solution dyan. What's the solution? Siyempre, increase your income. Tama? And we have ways kung paano tayo makapag-produce ng income. Ito yun. Kilala niyo si Robert Kiyosaki? Yes. Yeah, author ng Rich Dad Poor Dad. So, meron dito, four quadrants. Okay? So, ayan. May dalawang klase lang daw na tao sa mundo. Mahirap, tsaka mayaman. Diba? Sino mas madami sa Philippines? Mahirap. Sino mas madami? Negosyante, empleyado? Empleyado. Okay, nagsabi nila. Diba? So, ayan. Sa sabi ng book ni Robert Kiyosaki, parang yung sana din na may left and right. Okay? Yung sa left, na left part, yung empleyado tsaka self-employed, ito daw yung mga poor. Ouch. Sino yung mga kapwa ko empleyado dito? So, poor side daw, hindi lang naman poor pagdating lang sa walang-wala kang pera. Poor kasi wala kang oras. Tama? Bakit? Ang income dyan, tinatawag, ang income na tinatawag na meron sila ay active. Ano yung active income? No work, no pay. You have to trade your time and skills kapalit ng pera. Ibig sabihin, you are working for money. Nakapagod po bang mag-work? Yes. Pero pag tumigil kang mag-work, no pay. Wala kang pera. No work, no pay. Tama. Tapos yung mga self-employed naman, may advantage naman sila. Kasi boss sila eh. Diba? May hawak din nila yung oras nila. I can declare, for example, self-employed like doctors, dentists, may sarili silang clinic. And then they can declare their own holiday. Holiday ako today. Sasarado ko yung clinic ko. Pero walang pasyente, walang kliyente, may kita. Hala. O for example, dentist ako. Tapos medyo nagkasakit ako, may pasyente. Anak, ikaw nga muna dito, eh, engineer yung anak mo. Pwede? Hindi. So, you are working for money. Okay? Ikaw, magtatrabaho kapalit ng pera. Kaya walang time and financial freedom dun sa kabilang side, kaya sila poor. Okay? Dun sa kabilang side naman, yan daw yung mga rich. Ito yung rich side. Okay? Bakit? Meron silang tinatawag na passive income. Pero guys ha, hindi lahat ng negosyo nagproproduce ng passive income. Hanggat ikaw kailangan ka sa negosyo na yon, kapag wala ka, hindi aandar yung negosyo na yon, hindi pa yung passive income. Okay, so business owners like sila Henry C. Lusciutan, di ba mga smart people na nag-hire ng mga magagaling like graduate ng ganito, graduate ng Lasal, Ateneo, mga magagandang schools, mga magagaling, yun yung mga hinar nila para mag-work para sa kanila. So, people work for them. They have their own system. Ginagamit nila yung OPT, other people's time, OPS, other people's skills, yung mga skills natin yun, mga empleyado, di ba? So, ginagamit nila tayo to work for them. Okay? So, yung na-income nila doon, ini-invest nila. Okay? Ini-invest nila. So, yung investor, you make your money work for you. So, may time and financial freedom? Yes. Diba? So, sa apat na yan, sino dyan yung nakakakuha ng pangarap? Sino ang mga magaganda ang kotse? Sino ang mga malalaki ang bahay? At nakakapag-travel kahit hindi sila nagtatrabaho. Diba yung mga nasa side na yan?
Tama? Ano tanong? Which quadrant are you in? The business owner. Ha? Yan. Diba? So, sabi nga nila para daw magtagumpay tayo, mag-succeed tayo, sipag at tiyaga lang daw. Tama? Pero magbabalot, masipag at matiyaga din naman. Tama? Pero but at the end of the day, mas malaki income ni Kuya Armin. Tama? Sipag at tiyaga lang daw. Pero, agree ba kayo doon? Hindi. Diba? Kasi lahat naman tiyo, masisipag at matiyaga. Pero, yun nga, yung example ko kanina, sipag at tiyaga ng isang magbabalot at sipag at tiyaga ko bilang empleyado, pero magkaiba kami ng result. Sipag at tiyaga ko bilang empleyado, sipag at tiyaga bilang isang may-ari ng negosyo, pero magkaiba kami ng result. Tama? Ibig sabihin, hindi lang ito yung kailangan. Kailangan, sakay tayo ng tamang vehicle. Tama? Ang tanong, anong vehicle ang sinasakyan mo dyan? Pare-parehas tayo masisipag at matiyaga, pero magkakaiba tayo ng result. Kasi magkakaibang vehicle ang sinasakyan natin. Pwedeng naglalakad ka, pwedeng nagbabike ka, pwedeng naka-jeep ka, pwedeng naka-Ferrari ka. Same driver, same ikaw, pero iba't ibang vehicle, magkakaiba ng speed. Magkakaiba ng result ang meron. Tama? Yun yun. Diba? So, okay, para makuha ang dreams, dapat pala nasa right side. Kaya dito, di ba, gusto natin magkaroon tayo ng negosyo. Lahat pa gusto magkaroon ng negosyo, aside from yung sana, di ba? Ayan, ang tanong, anong klaseng business ba ang pwede nating investan? Or, anong klaseng business ba ang gusto mo? So, may tinatawag tayong traditional business. Sino dito yung may mga traditional business? Ano po yung business ni Sir Nanay? Star, di ba? Your name, mare, Memeng's Grocery. Tama? O kaya, Arman's Computer Shop. Di ba? So, your name, traditional business. Computer shop, mall, or yung banko mo, o kaya water refilling station. Yan po yung mga traditional business. Ang tanong, malaki ba yung kapital dyan? Yan, sabi na, di ba?